Nahihirapan at napapagod ka na ba gumawa ng content? Gusto mo nang sumuko? Natanong na rin tayo minsan ng mga ganyang klaseng tanong. Yes, nahihirapan at nakakapagod gumawa ng content. Pero ang sumuko, tara, pag-usapan natin yan. Daming makaka-relate dito, lalo na yung mga baguhan na nangangapa pa lamang. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-follow ang ating page, JS Jeanette's Blog, para sa mga karagdagang tips sa content creation. Mga sisilabs, bago ka pa man nag-turn on ng professional mode mo, dapat maging handa ka sa magiging resulta. Expectations versus reality. Negatibo at positibong resulta. Dapat nakalinya yan. Huwag mong sabihin sa akin dahil hindi nila pinapanood o pinapansin ang video mo na mga kakilala, kilala, kamag-anak o mga kaibigan ay magkukwit ka na rin. Susuko ka ba ng basta-basta ng dahil dyan? Hindi ganon ang mindset ng totoong content creator na nag-uumpisa pa lamang na gustong maging successful. Para sabihin ko sa'yo, ilan lang naman ang kamag-anak mo, mga kakilala mo, mas marami ang hindi. Saan nga ba tayo dapat mag-focus? Mag-focus ka ba sa mga kamag-anak o mga kakilala mo na mabibilang mo lamang? O sa mas marami na hindi mo kakilala na pwede mo maging followers at fans? Hindi rin rason ang wala o kukonti lamang ang views at minsan pinagtatawanan ka pa ay susuko ka na rin. Titigil ka ba dahil sa mga ganitong eksena? Tandaan mo na ang content na pinapublish mo o na-upload mo araw-araw ay para sa madla na nakaka-appreciate ng ginagawa at pinagpaguran mo. Lagyan mo na rin ng value ang content mo at kapag consistent ka sa pag-upload, di mo na kailangan makiusap sa kanila, sila na mismo ang lalapit at susubaybayan ka. Alam mo ba kung bakit? Dahil may natutunan sila mula sa content mo. Di mo namamalayan, nagdadagsaan na pala ang iyong mga followers dahil marami nga silang natutunan mula sa content mo. At kung nakatulong ang video na to, tara, follow niyo ako. See you! Paki-like and share na din po at nang maraming matuto.